alas 12:35. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Martes, January 10, 2023, at narito na ang mga balita ngayong tanghali. Sesyon ng sangguniang panlalawigan na puno ng privilege speech ng mga board members. Pamasahe sa tricycle mula Irawan patungong bayan, 50 pesos. Western Cuman, pinagpapaliwanag ng provincial board kaugnay sa unidentified object na nakita at bumagsak sa bayan ng Batarasa at Rizal. Sa baritang Kuyuno, National Achievement Test para sa mga estudyante sa grade 12, bubuwatan sa katapusan ang Enero. Sa balitang showbiz, singer Joey Albert spotted sa bayan ng El Nido. Sa balitang good vibes, Tubataha Reef kinilala bilang isa sa best destination na may best dive site sa buong mundo ng travel and leisure. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Pakabusog ba ka mo? Punta na sa Pagitek Food Court. Enjoy a selection of must-try restaurant such as Guni-Guni, Kainato, Itadamaki Zoo at marami pang iba. Located sila sa Rizal Avenue, corner Dacanay Road at bukas araw-araw alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Makilahok sa grand opening ng Pagitek Food Court sa January 13 dahil pwede kang manalo ng Palawan Pay Credits. Anong pang hinihintay nyo? Tara na sa Pagitek. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. 39 na minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita, ang sangguniang panlalawigan, ang sesyon ngayong araw na puno ng privilege speech ng mga board members. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Alos lahat kasi ng board member ay nagbigay ng privilege speech sa kanilang regular na session o 26 na regular session na ngayong araw kung saan inmahan ito ni board member Al Nasir Iba ng Ikalabispirito ng Palawan
kausap din mga nangyari sa bahay sa Trasa Africa na ikwento nito kung saan nakausap umuno ito ang kanyang kapatid o itong mayor ng bahay ng Batarasa na nagpaliwanag naman sa umano'y kung ano ang nasasabihan nila doon at iba pang mga umano'y na tanong nito sa bahay ng Batarasa ayon kay board member iba. Pinundan din ito ng privilege speech naman na ni board member Ryan Maminta sa usapin ng iba't ibang mga nangyayari sa lungsod ng probinsya sa security at mga nakaraang baha at maging si board member Aris Asaga ay tumayo din para sa country village case dahil sa mismong bayan niya ng Brooks Point ay naapektuhan na ng napaka-tinding pagbaha at halos nga ayon sa kanya ang kanyang barangay mismo sa Brooks Point ay naapektuhan na ng pagbaha pero siya mismo ang unang nag-responde at namigay ng tulong o bigas sa mga naapektuhan na ng pagbaha doon at itinay sa inyo ito kung paano ang kaibahan noong kabataan niya ganitong panahon umano o December pa lamang ay mainit na sa bayan ng Brooks Point wala nang tag-ulan hanggang sa pagpasok ng Enero kundi tamang kung ano ang petsa ng tag-ulan at pag-init ayun yung kadalasang naranasan nila noong pagkabata pero ngayon dahil dala daw ng climate change ayon kay board member Aris Arsaga kaya posibleng ito yung nangyari na kinaharap nila na pagkatapos ng Pasko ay ang pagbaha at pagkatapos ng bagong taon ay muling pagbaha sa kanilang lugar kasama na sa nagbigay ng tribute speech din si board member Juan Anton Alvarez at board member Nibis Rosendo kausapin naman ang problema ng kuryente sa bayan ng Ilmido at ng Taytay kung saan inilahad lang nila yung nangyayari doon at kinaharap na ng mga taga bayan ng Ilmido at maging si board member Winston Narsaga ay tumayo din kanina ito naman ay sa usapin para suportahan ang mga usapin na nakahanay na dapat tumanong mabigyan ng pansin sa kanilang sisyon kumain ng halos na 2 oras sa ang privilege is ng halos lahat karamihan na ng mga board member sa kanilang previous regular session na ngayong araw ng provincial board na hindi pa tapos hanggang sa kasulukan dahil nag-break na lamang kami ito para sa kanilang lunch at ipagpapatuloy at kanilang mausapin na mamaya after ng kanilang pananghalian. Rami Luzares para sa DWPR, ang una sa puso ng mga palawin niyo. Uno, Balita Uno with DYPR. DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang pamasahe sa tricycle mula Irawan Terminal patungong bayan, 50 pesos. Ang detalye ng balita, hatid ni Nico Mendoza Tan. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. DYPR. Inayaga na ng government na magkaroon ng tricycle terminal sa loob ng bagong Irawan Bus and Jeepney Terminal. Ito ang Irawan Toda na authorized kuha ng mga dumating na pasahero na galing sa mga munisipyo. Ayon kay City Information Officer Mr. Ligan, susundin pa rin ang tarifa ngunit sa mga kumpwesto ng tricycle sa loob ng terminal ay napagkasundo ang 50 pesos na naisa ang singil at hanggang bayan proper na ito dito sa Puerto Princesa. Ang 50 pesos na tingin ay nakadepende kung sakaling arkilahin mo ang buong tricycle dahil may mga dalakang gamit o nasa pag-uusap na anya ito ng driver at ng pasahero. Basta ang malinaw ay 50 pesos ang pamasahe galing ng Irawan Terminal hanggang Paya. Nico Mendoza Tan, DYPR News. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. DYPR. Maraming salamat, Nico Mendoza Tan. Ang Western Cuman, pinagpapaliwanag ng sangguniang panlalawigan kaugnay sa nakitang unidentified object na bumagsak sa bayan ng Batarasa at Rizal. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. DYPR.
dahil walang makapagbigay ng kasagutan at tamang sagot sa mga tanungan mismo din ng mga board member sa nakitang unidentified flying object sa bahagi ng Rizal at Patarasa na sumabog pa umano at wala rin makitang anumang palatandaan ng lahat ng mga residente doon. Kung kaya tihingyan nila ng paliwanag ang Western Command kung ano ang mga bagay na ito na talagang nakita. Ang gusto nyo malaman ay dapat makapagbigay umano ang information dito ang Western Command kung ano nga ba ang kaganapan at nangyari. Kanina kasi ay pinagtatalunan nila kung bulalakaw nga ba ang bumagsak o anong uri ito dahil sa yanig na naramdaman na ng lupa ng sumabog ito. Bagamat wala rin nakakuha na picture man lamang sa pangyayari at walang makapagpakita ng tunay na nakita doon at maaaring masiksihan o makita ng tao kung dahil lahat ay blanco sa lahat ng mga binibitawang salita. Bagamat itong huli ay sinasabi na bulalakaw pero hindi rin na matagpuan kung saan lugar ito bumagsak talaga at yung pinaka-eksakto kaya sa Westcom umano sila aasa ng kasagutan. Ang paliwanag na hingyan is pamagitan ng susunod na regular na sesyon na gagawin at iimbitahan na ang Western Command para dito. Pero hindi lamang umano ito na tungkol dito. Marami umano mga usapin na isasama na rin nila para ang Westcom mismo ang magbibigay ng paliwanag sa mga usapin na nangyari sa lalawigan ng Palawan. Security, pagbabantay sa karagatan ng Palawan at yung mga nasasakupan ng lalawigan ng Palawan. Kasama na dito, sana ay magkaroon daw ng development ang kasalukuyang tanong ng taong bayan sa bayan ng Batarasa at Rizal at ng lahat kung ano nga ba ang nakita sa bahagi ng bayan ng Rizal at ng Batarasa. Ramil Usara, Spansa Duwet Pialang, una sa puso ng mapalaway na. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang mga prioridad na programa at proyekto ng Pamalang Panlalawigan pinag-usapan sa consultative meeting kahapon. Ang detalye ng balita hatid ni Nico Mendoza Tan. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Inalakay sa isinagawang consultative meeting ng Pamalang Panlalawigan ang mga prioridad na proyekto at programa para sa taong 2023. Sa prioridad na proyekto ng administrasyon ni Governor Dennis Ortiz ang rehabilitasyon ng mga kalsada at tulay, pagsasaayos ng ilang covered courts at hospital, pagsasay ng mga programang panlipunan at pagtutok sa sektor ng kalusugan, agrikultura at dental welfare. Hinilatag din ang solusyon sa mga natukoy na suliranin sa sektor ng governance, economy and livelihood, human development, fair at protection of the environment na tinalakay ang naganap na usapang Palawan noong Agosto 2022. Kasama sa napag-usapan ang rapid damage assessment and needs analysis sa mga munisipyo na naapektuhan ng pagbaha dahil sa low pressure area. Iko Mendoza Tan, DYPR News. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Maraming salamat, Nico Mendoza Tan. Ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat.
Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari! Sa January 28 na ang eleksyon para sa Board of Director ng District 3 na binubuo ng Northern Barangays ng Puerto Princesa City. Ang mga barangay na ito ay Barangay Tagburos, Santa Lourdes, Bakungan, Santa Cruz, Salvacion, Bahile, Macarascas, Buena Vista, Manalo, Marugon, Kabuan, Mauyon, Babuyan, San Rafael, Tanabag, Concepcion, Binduyan at Langogan. Para malaman kung saan ang presinto kayo nabibilang, punta na sa inyong mga barangay hall, sa city hall o opisina ng Paleco at hanapin ang inyong pangalan sa listahang nakapaskil. Makikita rin ito sa ating official Facebook page sa www.facebook.com/palawanelectriccoop. Ang inclusion at exclusion period ng listahan ng mga botante ay mula January 8 hanggang January 18. Magkita-kita po tayo sa January 28. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. Palawan Water Park Bastoria is back! Make a splash and experience fun aquatic activities with your loved ones at Puerto Princesa's first and only water park. Make a reservation today by contacting their team via mobile at 0917-585-4435 or 0998-597-6831 via landline at 048-716-6027 or email at sales.ppc@astoria.com.ph. Visit www.astoriapalawan.com and search for Palawan Water Park by Astoria on Facebook. Located at Kilometer 62, North National Highway, Barangay San Rafael, Puerto Princesa City, Palawan. What are you waiting for? Dive in and visit Palawan Water Park at Astoria. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Balitang Kuyunon. Sa ating balita ng Kuyunon, National Achievement Test para sa mga estudyante sa Grade 12 bubuwatan sa katapusan ang Enero. Ang balita ng Kuyunon, yatid ka natin ni Ms. Nanette Pijapco Trampe. Balita ng Kuyunon. Ang mga estudyante sa Grade 12 sa parehong pampubliko at pribadong mga eskwelahan magabuli ang National Achievement Test sa katapusan ang bulan ni Enero. Sa memorandum ngayong palwa ang January 5, makunsi Education Undersecretary Epima Fudensing, ang nasanggit nga exit assessment ay bubuwatin sa January 30, 31, 2023. Sa ministeran nga maulamani ang DepEd ang mga nadala ni ang mga bata para sa datos ig ebidensya nga katatabang sa pagpakayat ig pag-implementar sa kurikulum, umauda agot ni babasya ng mga pagdesisyon sa madarasong nga tikang. Sigun kidenting ang mga kairis sa test ay magatakla sa kinalaman ang mga eskwela sa iba-ibang kategorya pagi sa multiple choice mga nga papel. Ang NAT result nagataw na persentahe kumpira sa mga grade 12 ang akabot sa standard ang senior high school curriculum ikumpira ang ara. Kaiban sa test ang mga 21st century nga kinalaman ang mga subject tulad ang lingwahe, komunikasyon, matematika, siyensya, filosofiya, humanities and social sciences. Ang online orientation ng buwatang January 6 para sa giya ang pagtarawon niya ang test. Ig para sa mga kaministiran mo laman niya ang mga maestro ig maestra ig para mabulanda suporta para sa programa alin sa opisinay ang division ang mga eskwilan. Sa isarang pagadal ngayong buwat kasandagon ang Philippine Institute for Development Studies, agpon nga ang krisis sa edukasyon na di ay may mong isarara sa rason tungod na para ipapalaman sa publiko ang resulta ang NAT. Maski padayon ang pagtawi ang mga National Achievement Test, ang mga resulta aray papakitan para sa mas madaling kapag-analisa, labi pa para sa pampublikong diskusyon. Sigun sa report ngayong sulat ni PIDS President Aniceto Orbeta Jr. Big Research Fellow Vicente Paqueo. Nanette Pediaco Trampe para sa DYPR, Balitang Kuyunon ang sakaunan sa Tagipuso ni ang mga Palawenyo. Balitang Kuyunon.
Matamang salamat, Ms. Nanette Pijap Cotrampe. Ang COMELEC magsasagawa ng special satellite voters registration sa mga jail ng munisipyo sa Puerto Princesa City at sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. Naaprubahan na ng Commission on Elections ang mga special satellite voters registration sa mga jail, sa mga munisipyo at sa provincial jail sa Barangay Bangkabangkaw, Puerto Princesa City Jail at sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ito ay ayon kay Jumel of Das, tagapagsalita ng COMELEC Palawan. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng mga person deprived of liberty o PDL na makarehistro. Nananong naisagawa ang sa Puerto Princesa City Jail nitong nakaraang December 22 at may panibagong schedule ulit ngayong January. Ang Bulls Point Jail sa January 11, ganoon din sa Taytay District Jail at ang sa Palawan Provincial Jail ay January 13 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ang satellite voters registration sa Iwahig Prison and Penal Farm ay January 13 din na pero alauna ng hapon hanggang alas 5 naman ng hapon. Na. Yan naman naman ang mga pagbibigay daan sa mga special case ng PDL. Maliban dyan, may mga approved special satellite registration na rin sa mga youth, senior citizens, women, IPs at PWD at naipadala na sa mga munisipyo ang kanilang schedule. Ang turnout naman ng voters registration itong December last week at hanggang itong nakaraang unang linggo ng Enero ay mababa pa rin na kaya patuloy ang kampanya ng COMELEC na makilahok na sa voters registration habang hindi pa nagtatapos. At huwag antayin ang huling araw para lang makipagsiksikan na naman. Romy Luzares para sa DWPR, ang una sa puso ng mga Palawin. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang iba't ibang sektor sa bayan ng San Vicente naghahanda na para sa isasagawang Sanvic Surfing 2023. Ang detalye ng balita hatin ni Jenny Belmonte. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Aktibong nakipagpulong sa ginanap na security protocol meeting ang bayan ng San Vicente, Palawan para sa nalalapit na pagdaraos ng isa sa pinakamalaking aktibidad sa kanilang bayan, ang Sanvic Surf 2023. Naging sentro sa nasabing pulong ang pagbalangkas ng mga hakbangin para sa kanilang inaabangang event upang nang sa ganun ay masiguro ang kaligtasan at walang magiging problema sa pagdaraos ng naturang aktibidad. Gayun din ang pagkakaroon ng agarang pagresponde sa anumang oras at sitwasyon na kinakailangan. Dumalo rin sa pulong ang lokal na PNP, BFP, PCG, Marines, RHU, RMFB, mga barangay officials at maging ang mga SVDH. Jenny Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Jenny Belmonte, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Espanyola, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaking na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Palawenyos, bukas na ang Pagitek Food Court. Enjoy a selection of must-try local restaurants such as Kainato, Live and Grilled Seafood, Fatness First at marami pang iba. Meron ding performances every night.
matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Dacanay Road at bukas araw-araw alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Makilahok sa grand opening ng Pagitak Food Court sa January 13 dahil pwede kang manalo ng Palawan Pay Credits. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Pagitak! Bahana ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo. Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno, Balita Uno with DYPR. DYPR. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, singer na si Joey Albert expatid sa bayan ng El Nido. Ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider, Joel Contrevida. Showbiz Balita. Nasa El Nido ang 80s icon OPM singer na si Joey Albert. Sa mga post ng singer ay super enjoy ito sa kanyang bakasyon sa isang private resort doon. At sinamantala niya rin ang pahinga dahil nag-island hopping pa siya. Kagaling lang ng Canada kung saan siya nakabase, ayon na rin sa mga komento ng kanyang mga tagahanga si Joey Albert. Si Joey ang kumanta ng mga hit song na Ikaw Lang Ang Mamahalin, Tell Me, Iisa Pa Lamang at iba pa. Bagamat sinuong na niya ang iba't ibang sakit gaya ng cervical cancer, ay natili pa rin itong aktibo sa showbiz. May online show din siya para sa kanyang mga tagahanga. Joel Contrevida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. Good Vibes. At sa ating balitang Good Vibes ngayong tanghali, sa pinakabagong listahan na inilabas ng Travel and Leisure Magazine, sinama ang Tubata Harif bilang rank 18 sa 19 na best destination with best scuba diving in the world na dapat mabisita ng mga mahilig sa underwater adventure. Sabi ng writer na si Terry Ward, nakakamangha ang mga pawikan, pating at iba pa na makikita sa Tubataha kapag nag-dive ka. Ang pagsasama-sama daw ng mga ito sa isang lokasyon ay sobrang kakaibang karanasan. Ang Travel and Leisure Magazine ay isang US-based travel company na taong 1971 pa nagsimula. Ilang beses na rin nilang idiniklarang World Best Island ang lalawigan ng Palawan. Ang Tubataha Reef Natural Park naman ay matatagpuan sa bayan ng Cagayan Silio. Balitang Good Vibes. Good Vibes. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Martes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang bukas alas 6 hanggang alas 6:30 Balita Uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenja alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 FM.